Sige po. Go ahead. Sige, sir. Maganda at mapagpalang araw po sa lahat. Ito po si Brother Eddie Villanueva, ang kasama sa nominees ng Sibak Party List or Citizens Battle Against Corruption. Ngayong araw pong ito, formal na naghahain ang Citizens Battle Against Corruption or Sibak Party List sa paglahok o pagtakbo sa 2025 Party List Elections. Sa pangunguna po ng inyong lingkod bilang first nominee, kasama si former Sibak Representative Doming Rivera bilang second nominee, Attorney Cathy Valencia bilang third nominee, at iba pa namin kasamang mga nominees. Pagpapatuloy po natin ang paglaban sa mas lumalalang problema ng korupsyon ng bansa. Ayon po sa pinakahuling 2023 Corruption Perception Index, CPI, ng International Watchdog na Transparency International, ang Pilipinas ay may 115 na listahan ay pang I'm sorry. Ang Pilipinas ay pang 115 sa listahan ng 180 bansang na may malaking problema sa korupsyon. Ang corruption perception score natin ay 34, thus kung saan ang score na 0 ay nangangahulugang corrupt na gobyerno, samantalang ang score na 100 ay malinis na pamamahala. Ang ating score po ay mas mababa pa sa global average score na 43 at sa average score na 43 ng mga bansa sa Pacific. Dagdag po rito, ayon sa pagtaya ng isang deputy ombudsman few years ago, 20% ng pambansang budget na pupunta lamang sa korupsyon. Tunay na ang katiwalayan ay isang tanikala na pumipigil at tumahadlang sa totoong pag-unlad ng ating bayan at mga kababayan. Kaya kasamang mga Pilipinong nagmamahal po sa Diyos at sa bayan, pinangungunahan po natin o nakikiisa po tayo sa krusada labanan ng korupsyon na siyang major na ugat ng matinding kahirapan ng sambayan ng Pilipino. Sa tulong po ng Diyos at sambayan ng Pilipino, maaari pong malutas ang problemang ito. Marami pong salamat. God bless you all. Marami pong salamat. Tanong po? Anyone? Wala pong magtatanong? Okay. From inquiry.net, John? Hello, yes, sir. Sir, good afternoon. Good afternoon. Sir, may we ask, sir, are you the first nominee of Sibak Party List? Yes. Okay. So ano po mga ipupush nyo na panukala po? Actually, sa nakarang ilang panahon, marami na kaming panukala, marami rin yung mga batas na nagawa. Pero this coming, after this election, sa tulong po ng Diyos at ng sambay ng Pilipino, ay meron po na naming isusulong uli. Yun hong matagal na namin pinaglalabang Freedom of Information Bill. Na bagamat medyo mahirap, pero hindi kami nawawala ng pag-asa na eventually, itong Freedom to Information Bill ay magtatagumpay at maging batas para lahat ng public servants ay ready na maging transparent ang kanilang buhay sa paglilingkod sa Diyos. For public office is a public trust. Pangalawa po, ay naisip namin dahil lumalabas sa statistics na palala ng palala ang korupsyon, ay ang unang-unang, isa sa mga unang batas po namin na manukalang batas ay yung death penalty sa mga public servants na may ebidensyang mag-commit ng at least 100 million plus. Sapagkat ang death penalty po ay bagamat generally, ako po ay hindi sang-ayon dito nung una dahil ang bankrupt judicial system natin ay hindi pa gaanong nabibigyan ng kalutasan. Kapag ang justice system ay questionable at hindi kaya ng mga may hirap na kumuha ng mga magagaling abogado, kadalasan guilty lang ang mangyayari at ang tunay na hustisya ay maaaring ma-violate. Pero naniniwala kami na justice and righteousness are the foundation of God's throne or every seat of power. Pangalawa, biblically, ang death penalty ay approved ng Diyos sa heinous crimes.
Kaya naisip namin sobra ang korupsyon, kahit anong gawin natin. Kaya ang unang batas po namin, panukalang batas na ipasasubmit, ay death penalty para sa mga government officials na mapatunayang nagnakaw ng 100 million plus sa kanilang pansariling kabuhayan. Yun po ang gusto kong inisya na sabihin. Okay, thank you po. Crime Rappler, Dwight. Congressman, good morning po. Yung House of Representatives is conducting an investigation into the alleged anomalies that took place in the Department of Education and even the Office of the Vice President, yung DepEd when it was under Sara Duterte's leadership. And I think some of the House leaders are already raising the possibility of graft charges, and at least the House leader, si Joel Chua, even said that yung possibly misused funds set the threshold for plunder. Ang SIBAC po, since it's against corruption, what role has it played into this, in the investigations, or what do you think of the investigations, of the House investigation into Vice President Sara Duterte? Absolutely, ang SIBAC party list ay all out on support sa lahat ng mga activities, hearings na ginagawa sa buong Kongreso, o maging sa Osgado, of course. Basta anti-corruption, basta maliwanag ang ebidensya, no VIP treatment po tayo. Sapagkat yun po ang motto ng SIBAC Party List or Citizens Battle Against Corruption. As a matter of fact, yung first, kulang, hindi lang ito nalagay sa media yata properly, yung last year ho, yung first day of public hearing ng public budget, ako po'y nagtanong tungkol sa 1 billion, natuklasan namin ng aming research team, yung 1 billion plus a day na na flood control funding everyday, 1 billion plus, nilagay ko po sa screen yon sa aking interpolation, pero in 5 minutes, ako'y pinatigil ng presiding officer ng nasabing hearing. Naka 5 minutes na raw po. Kaya nakita ko na imposible pala na yung halimbawa yung annual budget ng Pilipinas sa taong 2024, 5.76 trillion ang inabot. Ang 1 trillion ay 1,000 billion. Ang 1 billion ay 1,000 million. Kung doon sa 1 billion a day na flood control funding sa isang department, hindi mo matanong how can we scrutinize the total budget. Kaya po, imbis na sumuko kami, nag-research kami kung ano ang paraan para yung mga technicalities ay ma-overcome. At isa nga po sa naisip namin, talagang panahon na para maging seryoso na labanan ang wave of corruption, ang unabated corruption sa ating bansa. Sir, just to circle back a bit on my question on VP Sara, do we expect SIBAC to play a more proactive role in the investigation, since there have been numerous hearings now, but SIBAC hasn't sit down in any of the hearings? Well, ayaw namin guluhin pa yung trabaho ng Quad Committee, no? Yung Quad Committee ang ongoing ang kanilang investigation, hindi lang sa Office of the Vice President, kung saan-saan pa, nakikita natin ang iba-ibang hearing nila. Basta kami, all out kami sa pagboto, basta against corruption, at may talagang ebidensya. Kung wala namang ebidensya, we don't want to be a tool of any politicking. We are so serious in combating the evils of corruption, because this has been the cause why the Philippines had undergone incredible deterioration in history due to shocking unabated political corruption, as recorded by some analysis in the past.
Thank you. You're done. You have 30 seconds, sir. You might want to add something. 30 seconds for the 8 minutes. Well, gusto ko pong pasalamatan ang Diyos sa buhay ng bawat sa inyo sapagkat nakita ng dalawang mata ko, naranasan ko, this could be my third term. Napakahirap labanan ang evils of corruption pag walang backup ang independent-minded media practitioners sa ating bansa. Imposible po. Kaya ako'y nananalangin na sana ay kayong lahat ay patuloy na magamit ng kasaysayan sa kasaysayan ng ating Diyos sa kabubuti ng ating minamahal na bansa. God bless you more and more. Amen. Thank you po. Maraming salamat. Sir, sa gitna na lang. Center po lahat for the photo. Okay, maraming salamat po. For the integrity pledge, doon po sa baba, integrity pledge.